panibagong araw na naman, panibagong araw ng pagbiyahe, at mga panibago na namang mga tourist attractions na mga ginagawa na ngayon lang namin nalaman dito sa Zamboanga City. At sa pagkakataong to, titikman na rin natin ang kanilang ipinagmamalaking sati. At syempre, magde-dessert tayo ng Knickerbocker. At mamili sa Canalar Barter para sa ating mga gagamiting outfits sa pag-ikot-ikot sa mga isla ng Basulta. Lahat ng yan dito sa tinaguriang Asia's Latin City, Zamboanga City. Vamos a Zamboanga! Vamos! 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 Bienvenido a Zamboanga. Welcome to the Asia's Latin City, Zamboanga. Andito tayo ngayon sa Zamboanga City at dito magsisimula ang ating Zambasulta Adventure. Ang Zamboanga City ay tinaguriang Asia's Latin City dahil siguro pag nandito ka, para kang nasa ibang lugar dahil karamihan sa mga lugar nila dito, para kang nasa Spain. At kahit ang mga salita nila dito, nakakamangha, talagang para kang nasa Europa. O, diba? Isa lamang yan sa mga napakadaming mga dahilan kung bakit kami bumalik at babalik-balik dito. Kakaibang ambience na hindi namin makukuha sa ibang lugar. Paseo del Mar sa Baga. Saka mga guys, tingnan nyo naman, dagat po yan sa tabi ng city. Tingnan nyo naman kalinis ng tubig, may naliligo pa. At saka makikita nyo rin dito ang binta ng Zamboanga. Wow! Sa daan namin papasok ng Zamboanga City, nakita namin itong napakalaking mosque na ito. At ito daw ang magiging pinakamalaking mosque pag natapos sa buong Southeast Asia. Pagbastan nyo mabuti mga guys, tingnan nyo naman kabusisi at kadetalyado. Hindi pa man tapos pero tingnan nyo kung gaano siya kadetalyado. Ito ang Sadiq Grand Mosque. At dahil na rin sa mahabang biyahe namin, pagkadating namin sa Zamboanga City, gutom na kami. Kaya dumiretso kami agad sa Jimmy's Sati House. Hi! Andito tayo ngayon sa Asia's Latin City, Zamboanga. At tayo ngayon ay malapit na sa pilihan na sati dito. Yung kainan nila na sati dito, yung Jimmy's. Andito tayo ngayon sa Zamboanga City at andito yung isa sa kilalang kainan dito, yung Jimmy's Sati House. Originated pa sa Holosulu. Tara, tingnan natin. First time namin makakakain ito. Tatlo, kuya? Tatlo? Oo. Paano ba ano ito? Lahat siya assorted? Kasama na siya lahat? Hindi assorted. Oo. Isa, 20. Oo, sige lahat. Sige lahat, kuya. Oo, assorted. Oo. Para lahat meron. Para lahat meron. First time namin kasi matitikman kasi yan, kuya. Wings apart? Breast part? Breast part, kuya. Yan, iihaw. Tapos lalagyan siya ng sabaw mamaya. Noon nandito sa kawali, yung sati sauce. Yeah, serve with love daw. Kaya mas masarap yan. Thank you po. Thank you po. Ito ang sati na matagal ko nang kinakukuryusan. Medyo matamis. Ay, gusto ko yan. Medyo manghang siya. Medyo manghang. No? Patay. Yung mga mali nito na medyo matamis ah. May ahang siya. Tikman na natin. Ay! Alam mo yung lasang curry na tapos maanghang na matamis. Masarap siya. Tapos, yung puso. First time ko makakakain ito. Masarap. Sobrang sarap niya. May likas talaga din ako sa matamis. Kaya power na power. Sobrang sarap niya. Pagpasensyahan nyo na lang po at parang pare-pares po kaming mga kulang pa sa workshop sa pag-review ng pagkain. Hindi po namin specialty ito. Kaya lipat na po tayo sa ibang video. Kasi sobrang ahang. Tama din yung sweetness niya. Perfect yung pagkakatimpla ng sauce niya.
May lasa niya. May tamis. Pop? May... Yung lasa niya, may hanang tamis, tapos parang curry siya, tapos may anghang. Pero yung anghang niya, sakto lang, pati yung pagkakatamis niya. Kaya magugustuhan talaga ito ng may hilig sa matamis na may anghang. Amazing! Pero yung puso nila, ang sarap niya. Yung sakto yung pagkaka, kumbaga yung pagkakasain sakto. Kaya okay na okay siya, hindi siya malambot, hindi siya yung matigas. Perfect yung pagkakaluto, kaya best sati talaga yung tango. Pagkatapos namin kumain, dumiretso naman kami sa Canelar Barter dito sa Camino Nuevo. Dahil mamimili kami ng damit na gagamitin namin sa aming paglibot sa mga isla ng Basulta. Dito tayo bibili ng mga damit na gagamitin natin sa mga susunod na araw dito. Dito sa ating mga papasyalan. Batibang produkto ng... Batibang brand ng kape. May Cadbury chocolate pa doon. Mga galing sa Malaysia ata itong mga to. Patik! Yan. Ito yung tindahan na pinuntahan namin dati. Dito. Wala ngayon yung mga nakasama namin dito. Ewan ko sa atin, dito ka ba nun? Siguro. Ang laki na pala ng initim ko simula nung umalis kami ng Luzon. Saka dito sa mga video ko dito, hindi ko na naalagaan yung face ko. Laging oily. At sa hindi inaasahan, meron kaming nakilala dito. Siya si Nanay Norhana, Ambo Norhana, bilang paggalang sa kanila. Sa mga natatakot sa Mindanao, hindi nakakatakot sa Mindanao, mababait ang tao dito. Huwag kayong matakot sa mga nababalita masasama. Mga ano lang yun, kumbaga, dati lang yun, may mga sabi nila ganyan. Pero sa totoo lang, sobrang mababait ang tao dito. Alam nyo ba habang ine-edit ko tong video na to, may dalawang linggo na rin kami magkakasama. At sa dalawang linggo na yon, naramdaman namin na pamilya ang turing niya sa amin at hindi kami iba. Kaya napakagaan ang loob namin sa kanya. Yung makakilala ka na kagaya ni Ambo sa biyahe namin, kaya ito na siguro ang isa sa highlight at pinaka-treasure namin sa experience namin sa biyaheng ito. Siyempre, dito tayo tao, may nakakita kami imported na chocolate dito. Hindi siya yung mga kalimitan na bibili natin sa mall. Ibang gumawa sa kanya. Galing Malaysia. Kuha tayo. Kuha natin. Paano mo ko? Ganda mo ha? Seven municipality. Kasama ko yung si Tangkay daw. O, si Tangkay. Sapa. Alam nyo ba, sobrang sarap sa pakiramdam namin na marinig yung mga lugar na yan. Yung mga lugar na yan, mga naririnig lang namin yan sa mga travel vlogs. At ngayon, mapupuntahan na rin namin. Porter Trade? Sa? Languyan Municipality ba yun? Yung Languyan Municipality, yun ang main, main house ng governor. Si Nana, yung mga kasama natin, pag-iikot natin sa dulong probinsya ng Pilipinas, sa Bongao, Tawi-Tawi. Ayan, si Nana. Kung ano naman sa wala, hindi pa rin. 11 na ilang. After ilang years? Ilang years? After 2 years.
2 years ba? Oo, 2 years. Oh, naalala niya si ate. Oh, naalala ko siya kayo. Oh. Thank you ha, maraming salamat. Oh, salamat. Ayan, OM, yung nga ba pangalan mo sa Facebook totoo? Yun, oh, yan oh. MM here sa Facebook. Lagi ko siya nakikita lang dito. Isa siya sa naka-influensya sa akin pumunta ng Pasilan. Oh, nakita ko yung ano niya, yung video niya, punta siya ng Pasilan. Ako ko, ano ginawa niya doon? Paano yung kasal? Nagkatin ng kasal. Oo. Oh. Pinunta namin doon. Oo. Oh. Sige, 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 sige. Thank you ha, thank you. Hey, dati. Oh, bawal, bawal. Ilalagay sa YouTube, okay lang? Okay lang. Ayan. Wala ka na kang forever mo. Forever. Ha? Magpapakit yun? Ito, tama na sila. Arapot na yung panggulo. Hi. Ah, ba, ba, ito ba? Okay. Oh, go. Hi. Saan man dako ng Pilipinas, sari-saring kultura. Siya si Mona, bago namin nakilala, from Holosulu. Dapat lang isipin at pagandahan. Kalimutan ko ba kasi ayaw oh, 2021 yun. Saan man dako ng Pilipinas, sari-saring kultura. Kaya tapos na tayo dito sa Bart sa Canelar Barter. Punta naman tayo sa saan kaya tayo. Ang init. Palamig muna tayo. At dahil mainit na ang pakiramdam namin, eh dumiretso na kami para kumain naman ng Knickerbocker. Sa mga oras na ito ay hinahanap namin ang palmeras kasi yun daw ang original na nagsaserve ng Knickerbocker. At dito tayo ngayon sa palmera. Dito tayo kakain nung para siyang halo-halo yung kung tawagin Knickerbocker. Tingnan natin kung ano yun. Knickerbocker naman tayo dito sa Sampuanga City. Dito, yan yung parang halo-halo nila dito. Knickerbocker. Pagpulutas siya. Hindi siya yung parang pagkaroon yung halo-halo, kaya mukhas na halo-halo. Malapit. Hindi siya yung sabihin mo parang halo-halo na may stress ka. Na, parang mata sa sugar, na matama sa katawan. Ito, more natural lang siya. Lutas, lagyan ng gatas, may ice cream sa ibabaw. Okay siya, masarap siya, tapos hindi siya ganun katamis. Knickerbocker na Sambuanga. It's more fun than the Philippines. Dito sa Sambuanga, marami deserve nito. Pero dito sa Palmeras, ito yung original na naka-invento nito. Masarap siya, ha? Wow, Nikki, bagay na bagay, kakulay ang damit mo ha. Masyang masarap. Haluin muna natin. Pero gusto kang tignan yung ice cream. Sarap Nikki, alam mo? Okay. Bagay na bagay. Kakulay na kakulay ang damit mo. Miki, saya. Sobrang sarap. Ang sarap talaga, gusto niyo. Sobrang galing talaga humarap sa camera. Kukus.
sige. DSLR, DSLR. Ay, kanina pa. Ganito po ang mga eksena pag nagte-taping po kami. Napakatapang po ng cameraman. Hindi nyo lang po nakikita ng eksakto kung anong drama sa likod ng camera dito namin. Na pero lagi po talaga dito kaming initan ng ulo. Kung saan kayo kami naghahanap ng ano ng matutuloyan na pwede ang dogs dito sa Zamboanga City. At meron na kami isang nakita. Iko-compare lang namin yung mga yung ganda ng ambiance ng bawat isa. At habang naghahanap kami ng hotel na matutuluyan, eh nadaanan na namin ang Rainbow Mosque ng Zamboanga. Kaya tumigil kami at nagsabi kung pwede pumasok sa loob at pinatuloy nila kami. Nung punta namin dito, eh nakashort lang ako. Wala rin kasi akong pantalon, kaya pinagsuot ako ng malong. At pagkatapos, ay pinaghugas kami ng paa dito, sa hugasan ng paa nila dito. Bago ka pumasok ng mosque, kailangan mo daw muna maghugas at sabunin ng iyong mga paa. Ito po pala ang loob ng Rainbow Mosque. Isa sa mga napansin ko sa mga mosque na napuntahan ko, eh talagang lahat sila sobrang lilinis. First time namin makakapasok dito. Ngayon lang namin ito explore. Ngayon pa nalang punta namin dati. Picture lang kami sa labas bilang remembrance. Ngayon mapapasok na namin. Bibili tayo ngayon ng, ano, ng kape. At doon natin iinumin sa Paseo del Mar. Parang naisip ko, napapanood ko pa lang. Ano, eh. Parang masarap uminom ng kape doon. Ganda niya. Parang may bago pang ginagawang SM doon sa banda doon. Nung isang punta namin dito dati, wala pa yan. Kaya, tetestingin namin. Hanggang 12. Paseo del Mar. Yan sana yung barko sasakyan namin papuntang Tawi-Tawi. Pero nagpalipas na muna kami na ilang araw sa Zamboanga para explore na muna ito. Paseo del Mar, dito sa Zamboanga City. Dito tayo. Uy, mukhang may nakakain ng knickerbocker din dito. Kita ba? Ganda dito. Paseo del Mar. Dito sa Zamboanga City, no? Buhay na buhay ang gabi. Kita na namin yung mga barkong sasakyan namin papunta ng ano ng mga isla ng Basulta sa mga susunod na araw. May mga gimikan dito. Punta namin, pero medyo tumahimik na kanina, maingay kasi umulan eh. Ngayon lang kami nakalabas na sakyan. Ang sarap magkape dito, ang ganda na ambience. Ito tabing dagat to, city to ha. Pero tingin nyo naman kung gaano kalino yung tubig na yan. Oh, kitang ilalim. Pero silawan mo sa iba, dito tayo. Oh, ang linis po dito. Oh, kita nyo? Lino ang tubig dito, no? Kahit nasa city ka, pwede kang parang, kumbaga eh, pwede ka lang maligo para ka nasa resort. Yan ang mga wala sa atin. Bukas,
Pag may time, tatawid tayo doon. Santa Cruz Island, diyan nandiyan 'yun. Yun yung kanilang ano, nagpipink na buhangin dito. Tara, tayo sa may panggimikan na. Hello, kita niyo yan, yung mga barkong yan. Diyan kami sasakay. Yan ang pinakang port na dito sa Buanga City. Yan yung sakay namin, papunta sa mga isla ng Basulta sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, i-enjoy muna namin at ilibutin ang mga malilibot namin dito sa Zamboanga City. Kasi marami kami hindi na-experience dito noon kasi mabilisan lang noong una naming ano, dayo dito. Ha? Oh, ha, ito po yung tabi ng city. Tingnan nyo po, mahuhuli nyo dito. Pag na-mingwit kayo dito. Ganyan po mga isda. Oh, tama, ilaw mo ilalim. Oh? Kuya, taga dito po kayo sa Zamboanga? Oh, Nikki, magagandang salita nila. Kuya, sampal naman dyan. Buenas noches. Oh, buenas noches. Wow, para tayo nasa Spain, Nikki. Sorry, hindi ko naintindihan, pero ang ganda ng imit nyo. Laguna, saka Quezon Province. Naglang travel lang kami, galing Luzon. Tingnan nyo yan. Mahuhuli nyo lang yan dito. Sa tabi ng mga gimikan dito sa Pasay del Mar. Dala ka lang pamingwit, may makukuha kang ganyan. Ganyan ka buhay ang mga karagatan dito. Ano pong isda to, kuya? Samaral. Ah, Samaral? Wow, Nikki. Ayan, dito dyan sa palengke, mga 30 o 40 peso lang isa. 30 o 40 peso isa lang daw to sa palengke dito. Parang tindahan nila. Meron din pala tindahan Knickerbocker dito. Ayun ang Knickerbocker talaga pangalan. Knickerbocker talaga pangalan. Guys, ang saya dito. Ang ganda ng ambience dito. Saan siya ng Knickerbocker? Kumain kami kanina pero doon sa isa, hindi dito. Oh? Parang mapapa-Knickerbocker ako dito, ha. Kapit plus Knickerbocker. Ha? 95? Bili ka? Tatlo. Tikman natin. Ito na tayo napanood ko kay Erwan, saka kay, ano, kay Sarlene. Titikman na natin para masaya. Kape plus Knickerbocker, di ba? Maiba naman. Ha? Go. 95 yung Knickerbocker dito. 95 ba? 95 yung Knickerbocker dito. Pero yung kanina, 131? Parang gano'n. 131 yung kanina? 131? 131 yung Knickerbocker kanina. Sa kanina namin doon sa Palmera. Sorry nga. Ang lahok niyan, mga fruits, tapos meron siyang parang strawberry ice cream. Kuya, sample naman dyan yung magandang salita ng Zamboanga. Anong tawag doon? Para kami nasa Spain. Ano po?
Dali, dali! Hindi talagang ano, nung marinig kami ng mga salita ng mga tao dito, ang ganda. Parang kang nasa ibang bansa. Parang nasa Spain. Ibang bati nila ng ano dito. Anong bati sa kanila? Buenas noches daw. Kaya sabi ko, wow, iba. Maganda ang init. Buenas noches. thank you. Knickerbocker, dito naman sa Paseo del Mar. Ibang ano, ibang ambience, pero same pala ng may-ari. At sabi ko, tikman natin kung lasa. Yun din ang lasa nito. Isa may-ari. Yun na yun. Thank you, kuya. Thank you. Salamat. Okay. Pero ang kaibahan dito, meron akong partner, coffee. May latte, saka hindi naman nagano kasi may milk din naman eh. Okay yan. Ano rin, may kaibahan na lasa? Masarap pala. Nightlife dito sa Zamboanga. Nikita mo yun, nikita mo yun. Okay, ito mo yun. Oh, may pa-CR. Napaka-organized dito. Tingnan mo at kahit tingnan nyo ha, tingnan nyo kung gano'ng maganda ang mga nakasulat dito, mga instruction nata ito. Tingnan mo, hombre, ano ito hombre na yan? Tanongin mo na, ako nabig sabihin hombre. Oh, lalaki, oh, nakakaintindi oh. Alam nyo, talaga, sa buong Pilipinas na narinig ko, ito ang pinakamaganda lengguahe. Zamboanga City, Chabacano. Yung babae, ano tawag sa babae? Mujer ba o mujer? Mujer? Mujer, mujer daw, sabi ko ya, oh. Mujer, oh, education, oh. Ano, Chabacano 101, si kuya. Chabacano 101. Sobrang sarap sa tingin ng mga salita ng mga tao dito. Para ka nasa ibang bansa. Para ka nasa Spain. Ah, sabi? May narinig ako. Ah, sabi? Si daw. Si? Parang narinig ko yung sa mama mo. Tama? Parang sa Italian, ang ibig sabihin na si ay... Oo. Oo, sige, parang ganun. Yun, ganun ang mga salita dito. Si, senyora. Oo, oh, diba? Buenas noches, mi amigo. Wait, pabalik na kami dapat sa sasakyan. Parang may nakita akong ano dito. Parang playground. Maganda siya, mga pakulay eh. Sa atin. Yan siya oh. Na... Ah, bawal yung drink? Bawal ang soft. Ah, bawal? Wala na ba siya naman? Yung vape na dito, sir, yung vape lang dito. Bumin mo nilang pagkalapas mo. Sorry, doon yung entrance natin. Ah, bawal doon, doon? Sige, thank you po. Thank you po. Oh, bawal ang vape, ha? Bawal ang vape. Malinis sa Zamboanga. Bawal dito ang ano. Alam nyo na yan, ha? Diba? Para sa mga bata. Habang nag-e-enjoy ang magulang doon. Sa gimmick, pwede dyan. Maliwanag po dito ha. Ewan ko lang kung kita sa camera. Sobrang saya na ambience dito.
palinis. Medyo mahigpit nga lang, pero okay lang, worth it naman yung pagiging mahigpit nila. Kasi ang ganda naman na outcome, tingnan mo naman. Buhay na buhay ang gabi dito. Mapapa, I love Zamboanga City ka talaga, di ba? Pag na-try nyo dito sa Mindanao, sabi nga nung iba na kausap namin kanina, sayang ka, bakit daw kami nagpupunta dito? Buti dito kami natatakot. Hindi ko nakakatakot dito eh. Kung titignan mo yung mga nakaraan, oo, talaga nakakatakot. Siguro, normal din naman. Natatakot din naman ako nung pero pag ganito na, hindi na natatakot. Maliban na siguro kung may mangyari, pero wag naman, ha? Oo, tingnan nyo, sa dito. Oo, diba? Maganda po dito sa Zamboanga. Ricky! Ayo, totoo ka ng camera! Hey, gay! Ayo, gay! Oo! Oh. Mas malinaw ang camera ko sa'yo! Oo! Reza Kina! AKA Boy Igat! Nasa Asia's Latin City, Zamboanga! Ha? Anay mo? Buenas noches, mi amiga! Oh, ano pangalan mo? Mababati ako. Ito lang ang alam ko. Bienvenidos a Zamboanga. Welcome to the Asia's Latin City, Zamboanga. Ano to? Fountain? Tama ba? Paseo del Mar. Fountain? Let's ilaman mo nga. Yung fountain ba? Ba, malaki siya ah. Ilaman? Oh? Malaki siya. Ang ganda siguro ito pag nagpa-function to. Baka okay siya nila lang. Okay. Medyo parang hindi ko alam kung antokin na ako sa kabusugan. Balik muna kami sa sasakyan. Pabalik na kami sa parking. Malaki po ito ha. Hindi siya maliit. Baka maliit tingnan sa camera. Malaki siya. Malawak ang parking. Malayo yung parking namin. Okay. Talagang walking trip din. Medyo may kalaki-lakihan siya. Mukha lang maliit ata sa video pag nireview ko. Sobrang mura ng parking nila dito, tingnan nyo. 10 pesos within 3 hours. Tapos yung motorcycle nila, 5 pesos within 3 hours. O diba, sobrang mura. Total gabi na, tutulog na rin kami. Bukas, meron naman kami mga pupuntahan. Hanggang dito lang po muna ulit at good night na. Dito namin papakita sa inyo yung loob na sakin namin ha. Kung paano kami sal matulog, alam nyo na yun. Nakikita nyo man ng mga nakaraan. See you ulit bukas. Sa susunod na episode, sunod naman natin papasyalan ang isla ng Pasilan.
Naranas kaming salubungin ng napakasayang hi at ngiti ng ilan sa mga taong una naming nakasalamuha dito. At nilimot namin ang buong circumferential road ng buong isla ng Basilan. Napuntahan namin ang lahat ng mga bayan na nakapaligid dito. Kaya masasabi namin na totoo nga palang happy dito sa Isabela.